May nag-PM sa akin nung isang araw. Tinatanong kung meron nga ba talagang nahuhuli sa hindi pagbabayad ng ferry ticket dito sa Germany. So pag-usapan natin yan. Hello Light, welcome to Tupi Vlogs. Ako po si Toto Parkery at ito ang aking YouTube channel. So pag-usapan natin yan kasi kahapon lang. Kukwento ko sa inyo kung anong nangyari kahapon. Pero before that, ay alamin natin kung ano yung mga transportation system dito sa Germany. At tingnan natin kung paano nga ba bumili ng mga tickets sa mga automated ticket machines dito sa Germany. Tara, let's! All-time favorite na bus. You can ride the bus kasi malalaman nyo kung kailan ang alis kasi may mga ganyan. May mga tawag doon. Pero basta ganyan. Makikita ng map sa mga bus halte stelle para malaman mo kung paano sumakay ng bus. So, yan yung schedule ng buses na dumadaan dito. Na ganito, you can rent it. May application sila. Tapos, yan din yung palagi kong ginagamit dito sa Dusseldorf. So, yan yung isa sa means of transportation ng mga tao. So, there are also bicycles. Major mode of transportation for the Germans. And so, this is the Straßenbahn or S-Bahn or in English tram. And basically, you can see them on streets. Ito naman yung U-Bahn or Untergrundbahn or in English, subway. Here is the Zug or the train. And for this video, it's the IC or Intercity Express. So, paano bumili ng ticket? So, makikita ninyo dito, yan yung screen. So, from, kung halimbawa galing tayo ng Dresden, no? Tapos pupunta tayo ng Berlin. Ah, hindi, yung katulad naman sa amin, Saftenberg, yan. So, yung start, tapos kung saan magtatapos, tapos weiter. Tapos, pamimilihan ka na first class or second class, one way, tapos hinansuruk yung balikan, tapos munats or one week or one month, tapos ano yung mga available. So Eintracht Fort, second class, tapos datum ay heute ab sofort. So ngayon yan, tapos weiter, tapos erwachsene isa. Kung may kinder, wala. Kung may maliit na bata, wala. Gruppen, mas marami sa lima. So, dun lang tayo sa isang adult. Eine Erwachsene. Tapos, wala naman tayo nitong mga cards na to. So, vital. Tapos, ayan yung babayaran natin. So, mamimili ka kung ano yung kukunin mong ride, kung 1450, 1550, 1650. So kung yung 1450 kukunin mo, pwede kang 5090 or flex flies. Yung 5090 specific and one way, dapat kung ano yung time na yun, dapat umalis ka. Kung flex price 1980, pwede mong hindi maabutan yun, tapos kukunin mo yung ibang time, pwede din yung kaya siya flex price. So vital. So wala. So, babayaran natin is 19 euros. So, dito, ipapasok yung card or cash. So, yun. So, dito pipilitan ng Einzel Ticket at Vaccine for one adult. 290 yung babayaran natin kasi 4 stops and more. May Kurzstrecke ang tawag. 170 lang yun. So, that's between 1 to 3 stops lang. Tapos, nagbayad na tayo. Intay na lang natin lumabas yung ticket and yung sukle. And you can choose between German and English language for this is Fahrkarten Automat. Diba? Ang dali lang. So, yan na yung ticket and yung sukle. A few moments later. So ayun, so nakita ninyo kung ano yung pwedeng sakyan dito sa city, tapos usually that's it, no? Pero dun sa iba't ibang cities dito sa Germany, may iba't iba pa silang mga forms of transport system or transportation, no? So nakita na din ninyo kung paano umorder. So dalawa yung videos na ginawa ko, yung isa ay kuha last
last October 2020. Tapos ang isa kanina lang kung paano bumili. Yung number one, yun yung kung paano kami bumili ng tickets ng city to city. Tapos yung video number two, kung paano bumili or kung paano kumuha or magdodot sa mga automated machines dito lang sa city. So balikan natin yung tanong kanina kung may nahuhuli ba talaga sa hindi pagbabayad ng ticket. Kasi maraming mga ganyan, yung hop in, hop out ng mga tao na pagpasok ko ng bus, nagbabayad, pagpasok ng train, hindi nagbabayad. So may mga ganyan talaga. Pero ako, kahapon, ay na-champuhan na huli. Hindi ko ako nag-go 1, 2, 3. Na-champo lang talaga. Kasi katatapos ko lang magsimba. So lumabas ako ng simbahan. Tapos around 7:30 na lang gabi yun. So madilim na. Tapos medyo malamig. Hindi pala medyo talaga malamig kagabi. As in super malamig kagabi. So sabi ko, mag-tetra na lang ako. Para mag-uuban na lang ako. Mag-tetra na lang underground na underground tram or underground train. Sabi ko, mag-uuban na lang ako para mas mabilis kasi tatlong station lang naman dito na sa may area ko na yun. Pinagpilihan ko talaga kung maglalakad ako mag-train kasi malapit lang naman, tatlong station lang, mas gusto ko talaga naglalakad. Kaya ako sobrang lamig. Sobrang lamig kagabi. So sabi ko, sige, mag-uuban na lang ako. So pagdating ko dun sa uuban, ako kasi hindi na ako bumibili ng mga tickets. Meron akong application sa cellphone, ito yun. Then, yan yung application sa cellphone. Actually, dalawa yan. Ito, yan yung isa pa na pwede nang gamitin all around Germany. Tapos yung isa, yung nauna, yung dito sa city na ito, sa Düsseldorf. So, meron akong ganyan. Tapos doon na lang akong bumibili ng ticket. Kasi, ayaw ko nga na, ayaw ko nga akong mag 1, 2, 3. Kasi nakakatakot talaga siya pag mag 1, 2, 3. So, tiyempo na dumating yung train, bigla akong pumasok doon at automatic at doon na lang ako nagdududut sa cellphone para kabili ako ng ticket, no? Unfortunately, talagang nakakatawa siya. Biglang lumapit sa akin yung conductor, tapos yung controller, tawag dito controller, tapos tinanong, nasan yung ticket, no? Sabi ko, Ishma, kidi hirap na si Kaufino kaya yung ticket, no? Tapos sabi niya, hindi, kailangan mo ng ticket. Sabi ko, ito na nga ginagawa ko na pagpindot ng ganyan. Walang internet! Walang internet! Wala talaga kasi nasa ilalim naman ako ng lupa. So wala talagang internet. Sabi ko, patay. Tapos, napaganyan na lang ako. Tapos, tumawa na lang ako kasi wala akong magagawa. So, hindi ako makapagpindot sa ticket. Automatic, kapag wala akong maibigay na ticket, talagang strafe, or fine, yung makukuha mo sa kanila. So, ito ang naisip ko na service. So, yan. Isang mahabang resibo. Tapos, nakalagay dito na within 14 days, kailangan ko mag-transfer yung bayad sa Rheinbahn AG. Tapos, nakalagay dito kung magkano babayaran ko. Babayaran ko yung 60 euros. Tingnan ninyo, ha. Kung pumapasok ako na bayan ng top, tinatawan ako sa sarili ko kasi sobrang katangahan talaga. Dapat talaga ay bago ka sumakay ng kahit anong transportation system or kahit anong transport dito sa Germany, bumili ka muna ng ticket. Ako kasi sanay na ako na pagpasok ko, habang pumapasok or nag-iintay, doon ako nagbibili ng ticket, no? Na-champo talaga na pagpindot ko ganyan, walang internet. Mas pinalik ng lupa. Pero yung mga yung ticket lang, ang ticket lang na babayaran ko yung 1.60 euro. Pero dahil sa katangahan na yun, ang babayaran ko ngayon yung 60 euro. Yung fine. Tapos kapag tatlong misdemeanor yung ginawa mo, tatlong beses kang nahuli na wala kang ticket, pwede kang makulong ng 1 year or magbabayad ka ng mas malaking fine. Alam mo, ang katangahan. Ang tanga-tanga ko na lang. Tapos pinagtatawa na ako na yung sarili ko. Sabi ko, ay nako, talagang hindi ako mahuhuli dyan kasi sa totoong buhay, palagi ako nagbabayad ng ticket. May mga nakasama ako sa bus, may mga nakasama ako sa train. Nasa-check po na hindi siya nagbabayad, pero ako palagi ako nagbabayad. Talagang ang gamit ko lang ay cellphone. Kasi yung application sa cellphone, automatic. Debit deduction or you can pay by credit card or you can pay by PayPal. Ako palagi ako nagpe-PayPal kasi mas mabilis ang transaction sa PayPal
Kaya yun, akin yung talagang nakakatawa. Talagang tinatawa na ako lang sa mga gusto katangahan. So yun, bayad ako ng 60 at huwag kayo makilala. Wala pang 14 days. Kahapon lang nangyari. Automatic nagbayad na ako kanina ng 60 euros. Kasi so yung bill talaga yung nandahal sa katangahan eh, 60 euros ang nawala. Diba? Pero anyway, talagang yung experience na yun ay for me, itatandaan ko talaga na mag, okay na lang sa akin na mag-intay. Nagmamadali na kasi ako nun kagabi. Talagang gusto ko na umuwi kasi sobrang lamig. Naglakad ako kagabi sa Altstadt. Nagtingin-tingin ako kagabi. Tapos nagsimba. Hindi ako nag-alay na sa simbahan na karma tulad. Karma chameleon yung kamendo. Sabi kong ganyan, sabi ko talaga. Sobrang total katangahan yung dumahay. Talaga yung nangyari. Ang yabang ko pa naman kahalimbawa. Gukuman, let's walk it here. Walang hintay. Pagpindot kong ganyan, hindi siya nag-push through ng bayan. Kasi walang internet dun sa baba. So yun, yun ang mga nakakatuwang experience na huwag ninyo gagawin, mga kababayan. Kasi baka magka-strafe kayo or baka mahuli kayo. Buti na lang, mabait din yan. Hindi ko na nga lang na-video yung usapan namin kagabi. Kasi nagtataka siguro siya habang pinipreach niya itong resibo ko. Nagtatawa ako. Siguro baka baliw na. Nagtatawa talaga ako. Talaga sa loob-loob ko yung sobrang katangahan na yun. Na napakasimpleng bagay, hindi ko na. Anyway, so yun. Sabaw moments talaga na sobrang, sa sobrang sabaw, ayan, 60 euros ang binayaran ko. Magkano yun? Times 50, ipagpalagay na lang natin sa 60. So, 6 times 60, mga 3,600. Or mga 3,000 plus yung fine. Talaga. Lesson learned na okay na mag-intay ka na lang sa bus station or dun sa bus halte stele or dun sa U-Bahn, sa platform. Basta bumili ka muna ng ticket. Kahit pag-intay na ako at kahit anong lamig pa yan, basta mag-iintay ako. At una kong gagawin ay bumili ng ticket. So, wag na yung gagawin niya dito sa Germany. Kasi pag natempuhan kayo, talagang malaki ang fine. Nakakahiya na nakakatawa. Kasi, actually, hindi naman nila alam kung ano yung talaga yung kwento ko, diba? Kaya lang, sa tingin ng iba, nahuli ako. Nakakahiya yun. Kasi nahuli ako, nag-uwa 2-3 ako. Pero hindi. Hindi po ako nag-uwa 2-3. Talagang hindi lang nag-work yung internet sa ilalim ng lupa. So anyway, so yun lang. Muli, salamat sa panonood ng video at lesson learned na bumili ng ticket bago sumakay ng bus, ng train o kahit ano pang transport system dito sa Germany. So yun, muli, ako po si Toto Parker at ito ang aming YouTube channel. Cheers!